Amen. Hapon na to, hindi na tayo magpapakatagal. Inaanyayan ko kayong tumayo. At yun, bumigay galang sa pagbasa ng salita. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 12:9. Sayang natin na medyo hindi na ako mahirapan dahil kanina umaga. Ano na yan? Parang continuation na lang. Parang nadaanan na rin lahat. So, alam natin ng Panginoon sa pagkumilos, tuloy-tuloy. Amen. Kumbaga kung ano yung kinain sa umaga, na sustansya, sustansya rin yan sa hapon. Amen. At sa the rest of our life, sa ating buhay. Amen. Gaya ng pagkakasabi, isa to sa, patitignan mo, napakasimpleng, wala namang English, di ba? Napakasimpleng verse, pero napakahalaga at napakalaman niya. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. Hallelujah. Hallelujah. For my strength is made perfect in weakness. Amen. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hallelujah. Sabi dyan, di ba? My grace is sufficient for thee. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin tayo. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magpala, Panginoon, sa salita namin nabasa, Panginoon. Wala po kami ang kakayahan para i-explain ito, para i-interpret ito sa aming sarili, Panginoon. Because ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng revelation sa aming puso, ng pangunawa, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na mayaman ang iyong salita, Panginoon. Lord, ikaw po magpuno ng expectation ng bawat isa, Panginoon. Gaya ng kaninang umaga, Panginoon, kung paano mo kami sinamahan, samahan mo kami ngayong hapon na to, at ang bawat salita mo, Panginoon, ay maging blessing, Panginoon. Lord, alisin mo po ang bawat isa sa sarili namin kaunawaan, Panginoon, at ang kaunawaan mo ang siyang maghari sa aming buhay, Panginoon, sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, at wala po makagambala sa iyong gawain, Panginoon. Pagkos, Panginoon, ay mapuno kami at magpuspos kami, Panginoon, Lord God. Mabless ang lahat, Panginoon, at ang bawat pangangailangan ay matugunan, Panginoon. Salamat po na lubos, Panginoon. Dalagin po namin to sa mga pangyayaring pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Makaupo na po tayo. Amen. Full topic, pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ko kayong patatagalin ang gusto, kaya focus lang kayo sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to is, ang title niya is Sufficient Grace for You. Amen. So, Sufficient Grace. Pag narinig kong mo pa lang yung Sufficient Grace na yun, kumbaga sa ano, lagi sinasabi ni Brother Branham, that settled it. Yes. Amen. So pag sinabi niya sa'yo na may pangako siya, yun na yun. That's right. Hallelujah. Ang kailangan mo na lang gawin, panumpalatayaan nyo. Yes. Amen. Right. You need to put your faith there. Amen. Ang faith natin ay galing sa Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kailangan kumontra. Hindi mo kailangan ukay. Hindi mo kailangan, hindi kailangan ng malalim na explanation. Yes. Kasi napakasimple. Kung yung titignan ng salita ng Panginoon, ba't hindi nila mauunawaan na tayo nauunawaan natin? Kasi tanging ang Panginoon, tanging naabag lamang siya. Yes. Amen. Dahil sa kanyang biyaya, amen, sa kanyang grace, sa kanyang mercy. Amen. Hallelujah. Sa pagmamahal niya. Gaya ng sinabi din ng umaga. Amen. Amen. Di ba? Amen. Iba ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. At yung pagmamahal na yun, hindi mo pwedeng ipantay. Amen. Sa pagmamahal na ibinibigay niya sa iba. Hallelujah. Kumbaga sa labas. Hallelujah. Iba ang treat niya doon, iba ang treat niya sa bride. Hallelujah. Para sa mga anak natin, kamag-anak. Hallelujah. Eh, di ba? Kung meron kang anak, iba ang treat mo doon sa anak mo. At iba yung treat mo doon sa mga pamangkin mo. Right. Hallelujah. Mas binubuhos mo yung pagmamahal at yung attention. Hallelujah. Kumbaga sa ano, ang pamilya mo, sila yung unang mas pinagpapala. That's kesa right. Pumunta yung sa iba. Hallelujah. Sila ang mas nakikinaba. Right. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, yung grace niya. Hallelujah. Na ibinigay sa atin. Sapat.
Hallelujah. At ating yung pinakikinabangan. Hallelujah. Pero dapat lagi rin natin tatandaan na alam natin yung alam natin na yung grace ng Panginoon ibinigay niya sa atin. Hallelujah. At yun laging sapat yun. Di ba? Minsan nga umaapaw pa. Hallelujah. At bilang bride, bilang anak ng Panginoon, anak ng Diyos, hallelujah, hindi natin yung ginagawang kahiyahiya o disgrace. Hallelujah. Ang biyaya niya, hindi natin ginagawang disgrace. Hindi natin yun hindi tayo nagmamalabis. Sabi nga, hindi porket nandiyan ang biyaya ng Panginoon, pwede mo nang gawin yung pwede mong gawin. Hallelujah. Hindi yun. Dahil lang iba, nagkakaroon sila ng mga maling pananaw pagdating sa grace. Sabi niya kasi, nasa grace na tayo at hindi na natin sinusunod yung mga ibang that's wrong. Hallelujah. Dahil sa nasa grace tayo, sa biyaya ng Panginoon, kaya yung, parang yung ginagawa natin, hindi natin ginagawa yan dahil sa sarili nating kagustuhan. Exactly. Eh, hindi natin yung ginagawa sa dahil sa kaya ka naligtas dahil sa sarili mong gawa. Hindi, wala kang kinalaman doon, kundi ang Panginoon ang kumilos. That's right. Amen. Siya ang nagbigay dahil sa Kanya. Yung mga ginagawa natin, mga bunga na lang yan. Yung biyaya na ibinigay ng Panginoon. Kaya ka nakakapanalangin. Kaya ka nakakapag-share. Dahil bunga yun. Hindi yun sa sarili mo, kundi dahil yun ang bunga nung ibinigay ng Panginoon. Di ba sabi niya, by grace is a gift. Babaya, babasahin natin yun. Amen. Amen. Ngayon, when you say grace, it's beyond human understanding. Right. So, pag sinabi mong grace, hindi yan sakop ng makataong pangunawa. Yes. Makataong kaalaman. Hallelujah. Hindi mo yan, iba yan dun sa pananaw. Sa sarili mong pananaw. Makataong pananaw, ibig sabihin. So, pag sinabi mong grace, hindi mo yan maabot ng sarili mo lang kaisipan. Hallelujah. Hindi mo kayang maipaliwanag. Kumbaga sa araw-araw na buhay mo, hindi mo kayang maipaliwanag sa sarili mo kung bakit ka minahal ng Panginoon. Kung bakit kanya kinabagan. Di ba? Hallelujah. Bakit hindi yan na itatanong kung bakit, paano ka minahal ng Panginoon? Amen. Di ba? Hindi mo ma-explain, hindi mo yan maipapaliwanag ng basta-basta. Hallelujah. Amen. So, when God says something, it will happen. When He say, my grace is sufficient for thee, that settles it. It not affected by any circumstances, any problem that you encounter in life. It is not affected even by any event that passed in your life. So, yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, hindi yan apektado kung ano man ang mga nararanasan mo sa ngayon. Kung ano man problema dumating sa buhay mo. Di ba? Kaya umulan man daw o kaya bumagyo, ang biyaya ng Panginoon, yan, fix yan. Yes, that's right. So, ibig sabihin, kapag sinabi niya, gagawin niya. Right. Walang ibang gagawin ng Panginoon, kundi tuparin lamang kung ano yung sinabi niya. Amen. Kaya kapag sinabi niya sa'yo, yung biyaya ko, ay sapat para sa iyo. Ibig sabihin, sapat para sa iyo. Amen. Hallelujah. Yun ang biyaya ng Panginoon. Hindi ka pwedeng magdalawang isip, hindi ka pwedeng magduda, kasi sinabi na ng Panginoon yun. Hallelujah. Hindi mo yun kailangan alungkatin. Hallelujah. Kailangan mo paniwalaan. Amen. Kaya nga, binigyan kanya ng faith. Para paniwalaan yun. Hallelujah. Amen. Hindi mo yan basta-basta mayuyugyo. Hallelujah. Kasi ang pangako niya, gagawin niya. Amen. Hindi mo yan makikita sa iyong pakiramdam. Exactly. Exactly. Ang biyaya ng Panginoon, hindi mo yan makikita sa pakiramdam lang. Right. Amen. Hindi mo yan makikita sa mga taong paningin. Amen. Iba yan sa nakikita mo. Right. Iba yan sa nararamdaman mo. Yeah. Amen. Hindi yan emotional, hindi yan feelings. Yeah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, tinitignan natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinananampalatayaan natin yan. Amen. Hallelujah! Ganun natin tinitignan ang biyaya ng Panginoon. Pinananampalatayaan natin yan. Amen. Hindi yan sa damdamin mo. Hallelujah! Amen! Kaya nga marami ang sa mga denomination, o minsan, sa message na lang. Kapag nagkaroon sila ng problema, akala nila,
katapusan na o parang hindi na sila makakabalik kasi ibinabasi nila ang biyaya ng Panginoon base dun sa emotion. Mm-hmm. Hallelujah. Kasi pag-attend nila dahil sa isang linggo, nag-iiyak sila, bless na bless ako. Kasi pinagpala kami dahil umiyak ako, hindi sa ganun. At pagkalipas ng ano, parang wala ako na sunubiyaya kasi parang hindi ako lumuha o iba yung feelings ko. Hindi mo doon masusukat ang biyaya ng Panginoon. Emotional yun. Amen. Ang emotional ng bawat isa ay walang kinalaman doon sa grace na ibinigay sa inyo. Hallelujah. Kaya hindi mo siya pwedeng ibase doon sa feeling ng mga tao. Amen. Tama po ba? Sabi ni Brother Branham sa message na tinuro sa atin, pero sa sinabi doon, sabi niya, maikli lang to, pwedeng kahit na hindi mo na ipos. Sabi niya, it is strange how smart men can sometimes get off the track, isn't it? Sabi niya, nakakapagtaka, sabi niya ganyan. Dahil di ba, ang biyaya ng Panginoon, sinasabi niya dito, ibinigay niya. Biyaya ng Panginoon, di ba? Sabi niya, sufficient ang biyaya niya. At nakakapagtaka, yung matatalinong tao, hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan. Matatalino sila. Pero sila pa mismo yung umaalis sa track. Hallelujah, ibig sabihin, doon sa linya, sa daan ng paniniwala nila. Hindi ba? Pero matatalinong tao sila. Hallelujah. Amen. Hindi siya makapaniwala. Bakit itong mga smart men na to, sabi niya. Hindi ba? Gayon nandyan ang biyaya ng Panginoon. Kasi ang natural na karakter ng tao, kung titignan nyo, the natural character of or attitude of a people is keep on blaming. Sometimes, hindi sila nakakapagpatawad. Lalo na kapag may nagkamali sa kanila. Binabalikan nila ito na parang plaka. Ikot lang ng ikot. Diba? Merong simula. Pagkatapos, babalik na naman. Amen. Tuloy-tuloy na doon. Ganun ang natural ng ano ng tao. Amen. Pag may nagkamali sa'yo, o kapag may nakagawa ng kasalanan, parang plaka yun na bumabalik-balik sa memorya mo at hindi mo makalimutan. Side A, side B, tapos side A, side B, paulit-ulit. Hindi nasisira. Hallelujah. Hindi ba? Yun po ang natural ng karakter ng tao. Amen. Di ba kung titignan mo masakit, aminin, pero yun ang realidad. Hallelujah. Merong mga pagkakataon, 10 years na nangyari, pero nababalikan mo pa. Hallelujah. Wala. Diba pinatawad mo na, pero nandun pa rin. Sabi nga, nandun pa yung sugat, nandun pa yung laman. Amen. Hindi mo siya pwedeng i-glue. Amen. Na-experience nyo ngayon? Yes. Diba? Kasi yun yung realidad. Hindi mo pwedeng itanggi. Amen. That's true. Dahil yun ang naging natural ng tao. Diba sabi nga natin dun sa pag-aaral natin noon, doon pa lang sa grade and all didn't, nagsimula na silang nagturuan. Amen. Hallelujah. And 6,000 years, alam pa rin ng mga tao at pinag-aaralan, nagturuan sila. Amen! Imagine nyo, 6,000 years, pero hindi nabura. Amen. That's true. Kung ang hindi nature ng tao yun, di ba? Hallelujah! Amen! Hallelujah po ba? Amen! At dahil sa ganun attitude, minsan nagiging weakness nila yun. Hallelujah! Na hindi sila nakakapagpatawad, minsan kahit ang sarili nila. Pag may nagawa sila, akala nila katapusan na nila. Amen. Ayaw na nilang bumalik. Kasi meron silang mga ginagawang pagkakamali sa buhay nila na gusto nilang ituwid pero hindi nila maituwid. Amen. Sabi nga, di ba, i-share ko na sa inyo dati na yung kasama ko sa trabaho, di ba, sabi niya kasi may ginagawa pa ako. Hindi ako maka-attend dun sa church ninyo kasi may gusto muna akong baguhin. Sandali, may mali. Di ba, kung kaya mong baguhin ang sarili mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Exactly. Amen. Amen. Exactly. At hindi ka lumapit sa Panginoon kung ano ka. Amen. That's true. Amen. Amen. Hindi ba? So, hindi nila kayang, hindi nila mapatawad ang sarili nila. Amen. Di ba, sabi nga doon sa kanta, di ba, na pinatawad ka na nga ng Diyos, ba't hindi mo pa mapatawad ang sarili mo? Oh, amen. Right. At kung hindi mo mapatawad ang sarili mo, paano mo ba patatawarin yung iba? Yes. Oh, mahal. Yes. Oh, mahal. Yes. Hindi ba? Amen. Eh, kung yung ng sarili mo, hindi mo kayang patawarin. Right. At isip mo, parang, ikaw, isip mo, hindi ka na rin kayang patawarin ng Panginoon. Oh, pinangungunahan mo pa ang Panginoon sa pagpapatawad. Yes.
Sa amen, hindi na ako kayong patawarin ng Panginoon. Tapos nandoon, maglalambya ka na. Pagsisimula ka na maging cool, formal. Amen. Magbabackslid ka na. Amen. Kakalimutan mo na lahat ng ginawa ng Panginoon sa isang pagkakamali. That's right. Amen. Hallelujah. At mawawala ka na ng pag-asa. Pero, alam mo, yung mga ganong attitude, binibigyan mo ng limitation ang Panginoon. Amen. Amen. Ikinukumpay mo siya sa isang maliit na box na hanggang ganun lang ang kaya ng Panginoon. Hallelujah. Hanggang ganito. Ganun ang attitude ng tao. Kaya nga, ang dumarating sa kanilang buhay, nagkakaroon sila ng minsan. Nagkukumit sila ng suicide. Itinatapos nila ang sarili nila. Yes. Hallelujah. Akala nila wala nang kapatawaran. Hindi ba? Meron akong napanood na isang babae. Batang babae. Napakaganda niya. Hallelujah. Hawak-hawak niya yung kanyang cellphone. Naglalakad siya. Kinukwento niya yung mga problema niya. Ni-livestream niya yun. Pati yung pagpapaano niya. Umakyat siya sa puno. Naglagay siya ng lube. At inilagay niya. Livestream. Naka-livestream. Naka-live. Hallelujah. Sa social media. At tinapos niya ang kanyang buhay. Hallelujah. At nakita lang maraming tao kung paano siya manginig at namatay. Hallelujah. Bakit? Kasi hindi nila inilalagay ang Panginoon sa kanilang puso. Hallelujah. Hindi nila na-realize kung ano ang pwedeng gawin o paano sila pwedeng baguhin ng Panginoon. Hallelujah. Kasi ayaw nila makilala ng Panginoon. Hallelujah. Akala nila ang buhay nila umiikot lamang sa sarili nila o doon sa mga bagay na nasa paligid. Hallelujah. Amen. Yun ang problema ng mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Amen. Hindi nila alam na yung biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng ating kahinahan. Sabi nga, kung mahina ka sa ganito, magpapibigay siya para lumakas ka sa ganito. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, lahat ng tao, every people have weakness. Agree po kayo? Amen. Amen po ba? Lahat ng tao, merong kahinahan. Right. Amen. Amen. Hindi pwedeng malakas ka lang. Lahat ng tao may kahinahan. Pero, bawat kahinahan, pwede mong gawin niyang parte para maging kang malakas. Amen. Minsan, kung ano pa yung kahinahan mo, yung pa yung magdadala para mabuild ka, yes, at para makilala mo kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. That's right. Amen. Hallelujah. Amen. At kaya mo na-encounter, Santa, you need to encounter our weaknesses para makilala mo na meron isa. There is only one strong that can lift you up. Amen. Hallelujah. And He is our strength. Sino yun? Ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya ka nagkakaroon ng mga weaknesses. Hallelujah. Amen. Kasi para makita mo na siya lamang amen ang tayong pwedeng mag-angat sa'yo amen at palakasin. Bakit? Lahat tayo mahina eh. Amen. Amen. Bakit? Kaya lang tayo lumalakas kasi dahil nandiyan ang Panginoon. Amen. Amen. Kung wala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa dito, nasaan kayo ngayon? Amen. Pwede mo yung nakisipradness o pwede nakikipagsuntukan. Hallelujah! Baka nga, nakikipagbarilan pa yan. Amen! Hindi ba? That's true! Alam natin ang past ng ating kapatid, hindi ba? Sineshare niya sa atin. Hindi ba? At kung paano siya baguhin ng Panginoon. Hindi ba? Bakit? Kasi nakita niya yung grace ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah. At tanging siya na mga nakapagbago. Wala namang bumago kay Brother Nestor. Hallelujah! Amen! Hindi po ba? Amen! Amen! Sabi dun sa perfect strength na message, He said, I am your portion. Sabi niya, I am your portion. Amen. In weakness then, my strength is strong. Sabi niya, amen. That's right. My perfect will can be done. Imagine nyo, dun sa kahinahan ninyo, nandun ang Panginoon. Amen. At kung ano yung perfect will niya, pwedeng niyang magawa. Right. Imagine nyo sa kabila ng kahinaan nyo, nandun kayo sa sitwasyon na mahinang-mahina kayo, pero ang perfect will ng Panginoon, pwede niyang magawa dun sa sitwasyon na yun. Right. Pwede mo makita dun sa sitwasyon na yun. Hallelujah. Amen! Hallelujah. Hallelujah! Hindi lamang dahil sa dami mo natatanggap na blessing, yun na yung basihan. Amen! Hindi! Meron ako narinig dati na sa message church pa nga daw. Sabi, di ba?
na kapag wala ka natatanggap ng mga blessing o mga literal na ano, nasa tribulation ka. Amen. Hindi ganun. Maling turo. Hallelujah. Nakikita nyo, nami-misinterpret nila ang biyaya ng Panginoon. Amen. At itinuturo nila at yung mga nakikinig, tinatanggap. Hallelujah. Saba, basahin natin, makikita ninyo na hindi yun ang basayan. That's right. Amen. Amen. That's right. However you are, sabi niya, whoever you are, sabi niya, my perfect will can be done, Paul or Elijah. Whoever you are, kahit sino ka man, sabi na, when you get out of the way, see, in your weakness, then I made strong. I am the one, sabi niya, ako yung nag-iisa, ako yun, sabi niya, I'm the strong one that can lift you, that can lift in and fill up. Hallelujah. Amen. Hindi ba? Kahit sino ka man. Amen. Doon sa mga sitwasyon na yun. Siya lamang ang maaasahan mo. The problem with the people today, they start to call God when something happened. Hallelujah. Nakita nyo? Correct. Yun ang problema ng tao ngayon. Nagsisimula silang tumawag sa Panginoon kapag meron lang nangyari sa kanilang buhay. Kapag meron lang nangyari. Amen. Tsaka sila tatawag sa Panginoon. Pero kapag walang nangyayari, kapag malakas sila, nagiging relax sila. Amen. At ang tingin nila, wala silang kailangan. Amen. Kung titignan ninyo, Laodicean spirit yun. Amen. Hindi ko. Kala nila, naging relax sila. Kala nila, wala silang pangangailangan. Amen. Kung titignan mo tayo bilang tao, lagi tayong may pangangailangan. Amen. Lagi po tayong may pangangailangan. Hallelujah, sa araw-araw. May kailangan tayo sa Panginoon. So, hindi na nangangalugan na ngayong araw na to, walang nangyari sa'yo kasi normal day, papasok ka, gigising ka, pakaka-uwi ka na maayos. Hindi nangangahulugan yun na hindi kumilos ng Panginoon. Yes, eh, di ba natatandaan nyo itong umaga? Di ba, mga preachy? Di ba? Hindi na nga mahulugan na kung walang nangyaring event sa'yo ngayong araw na to, kasi nagiging special, normal routine na lang ng bawat isa, di ba? Nagiging normal routine na lang yan, nakala nila. Normal lang yan, walang nangyari. Hindi na nga mahulugan na hindi kumilos ang Panginoon. Okay. Hindi mo nga alam na yung araw na yon sinagip ka na ng Panginoon. Amen. God already saved you that day. Pwede pa lang na-accidente kayo nung araw na yun, pero kumilos ang Panginoon. Amen. Pwede pa lang natanggal ka nung araw na yun sa trabaho, pero kumilos sa Panginoon. Yes. Pwede pa lang nagkasakit ang iyong anak o nagkasakit ang iyong mahal sa buhay, pero kumilos ang Panginoon. Amen. Pero akala mo, normal lang yun. Kasi naging normal routine. Akala mo, walang magandang, parang walang special para tumayo ako at mag-testify. Amen. Hindi ako maghahanap ng prayer para pasalamatan ng Panginoon kasi wala naman nangyari. Hindi ganun. Hallelujah, sa araw-araw may nangyayari. Hindi mo lang alam na kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Pero, hallelujah. Amen. Kaya hindi porket walang nangyari, hindi ka pinagpahalan ng Panginoon. Amen. Magpasalamat ka dahil sa araw-araw inililigtas ka ng Panginoon. Amen. Yung normal routine na yun, laging kumikilos ang Panginoon. Amen. Hallelujah, hindi lang dun sa nangailangan ka o kaya nagkasakit at bumaling. Hindi ba? Hindi yun. Hallelujah, araw-araw kumikilos ng Panginoon para sagipin ka. Maaaring nalit ka sa trabaho. At bakit ka nalit? Kasi pagpapala yun at nalit ka sa trabaho, sandali. Nalit na nga ako pagpapala pa yun. Kasi kung hindi ka nalit, maaaring may bumangga sa'yo. Amen. O kaya, maaaring meron, ano, maaaring may nangyari na hindi ka rapat-dapat. Hallelujah. That's right. Hindi ba pinabasa ako, totally, nung minabasa ako, tapos, i-apply ko yung kasi dati nalit kami. Pero sabi ko, taga nung driver. But on the way, totoo yan, dito nangyari nun, nalit kami. Tapos, nung on the way namin, nakita ko, ang laki nung aksidente, dalawang Land Cruiser ba yun? Basta magagandang sasakyan, talagang wasak na wasak at nakabalandra yung isa. At sabi ko, thank you Lord, kasi maaari kung hindi kami late, baka nag-iba ng ano? Maaari pwedeng ikaw o ano, hindi ba? Thank you Lord! Pero kami na ng Panginoon yung kumikilos. Amen! At kala natin, normal lang ang mga bagay. Amen! So, sa law of grace, sabi niya,
So, may hili lang to. Go ahead. Hili lang, ha? Mimiklong. Mga dalawang oras mo. Amen. Go ahead, Brad. That's right. Hindi, madali lang. Hindi tayo papakatagal. Let come! Sabi niya, let go. Amen. Sabi niya, what me? Sabi niya. Kahit ano pa yan. If you live, kung mabubuhay ka. If you die, kung mamamatay ka. If you're this or that. Kung ikaw ba yun, no, ganito, ganito ka. Or other. Nothing separates you from the love of God. That is in Christ. Right. Di ba? Kaya mabuhay ka, kaya mamatay ka ngayong araw na to. Kung ano, ano pa man. Ang meron ka. Mahirap ka. Ganon. Hindi yun makakapagpahiwalay. Right. Sa pagmamahal ng Panginoon. Right. Amen. Kung mahirap ka ngayon, nagsasuffer ka ngayon, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Amen. Hindi yun magiging dahilan para mawala ang pagmamahal na sa iyo ng Panginoon. Naalala niyo, Panginoon nga, di ba? It please God. Amen. Noong mga, noon, puno-puno siya ng latay, pero, natuwa pa ang Panginoon. Yes. Right. Amen. Naalala niyo? Amen. Kaya minsan, nakakaranas ka ng kasakitan, o nakakaranas ka ng mga paghihirap, minsan hindi natin alam, natutuwa ang Panginoon. Amen. Bakit? Kasi, diyan magsisimula kung paano siya lalakas. Amen. Yan ang magiging kalakasan niya at pinagmamalaki niyo. Amen. Maaaring binubuyo ka ng diablo, maaaring binubuyo ka ng kaaway. Amen. Pero ang Panginoon, pag nakita mo, ang dulo, magpupuri ka. Amen. So sabi niya, so Christians are not promised of a flower bed of roses. Amen. Sabi daw, kapag tumanggap ka, okay na yan. Pag nagbabautis mo ka, hindi. Pag nagsimula ka magbabautis mo, lahat ng pana, ng haway, magtapat sa'yo. Bakit? Kaaway mo na siya. Dati, mati-mati kayo. Amen. Kung maglakad. Hindi ba? Pero nung nagsimula ka magbabautis mo, nagsimula ka tumanggap sa Panginoon. Ibang usapan niya, sabi ng kahaway, kahaway na kita. Sabi niya, umanta ka ngayon. Ayan na yung mga palason na katapos na sa'yo. Amen. Kasi hindi na nga ako ang Panginoon. That's true. Na kapag tumanggap ka, iika ka na sa pero no, process no, no. Para ka nagre-relax. Hindi. Simula pa lang yun ng battle mo. Amen. Nandyan na. I-equip ka na ng Panginoon. Full of armor. Magsisimula na yung mga battle mo. Kaya minsan, amen, pagtanggap mo, at saka tumarating yung mga problema, at saka tumarating yung mga ano, sandali. Lord, kung kailan ako tumanggap, hindi, kailangan mo yan. Praise amen. Like kailangan mo yan. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, yes. Nagkamali ba ako? Hindi. Tama yung decision mo, at kailangan mo lahat yun. Right. Amen. 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 But they promise grace sufficient for every need they have. Hallelujah. So, struggle, lahat ng struggle mo, lahat ng problema mo, part po yan ng ating buhay. That's right. Amen. Lahat yan part. Pero, titignan mo, lahat yan di ba part ng ating buhay? Pero ito ang pinaka-best part nun. Alam niyo kung ano sabi niya? Nothing can separate you from the love of God. Right. Whatever happened to you, if you live or die another, di ba? He promised, he has a promise to fulfill. Yes. Amen. Yun lang ang pangawakan mo. Meron siyang pangako na kailangan niyang tuparin. Yes. At yung kanyang biyaya ay sapat para tuparin lahat. That's right. Amen. Nakuha niyo po ba? Amen. Amen. For every need, whatever it is, if it is healing, there is a sufficient grace. So, for it, sufficient grace for it, just believe on His word, believe in what it said and His promise. You need to have faith in Him. Yun lang ang kailangan mo. Magkaroon ka lamang ng faith sa Kanya. Pananampalataya. Kailangan sa palatayanan mo kung ano yung sinabi niya sa Kanyang salita. Amen. Amen. Diba? Amen. Meron siya sinabi dito sa Ephesians 2:8. Dahanan lang natin ng konti. For by grace, you are saved through faith. Amen. Diba? For by grace, you are saved through faith. Amen. Pamagitan pa rin ng pananampalataya. Nandun yung biyaya. And that not of yourself. Hindi yun sa sarili mo. No verse, ha? That's no verse, right. Hindi yun sa sarili mo. Kundi that's yun right. Ay regalo ng Panginoon. It's that's a gift right. Of God. Not of the Lord, lest anyone should boast. Diba? Yes. Kasi magmamalaki ka. Ang right. Inyata mo sa mga binabasa natin, sa message, so, ano, hindi ba kaya niya ibinigay yun? Libre. Walang bayad. Hindi sa ginawa mo. Hindi sa right. Hindi sa pinaghirapan mo, kundi sa pinaghirapan ng Panginoon. Yeah. Amen. Ang Panginoon ang naghirap.
Amen. Hindi ikaw ang naghirap. Akala mo, sakripisyo na yung ginagawa mo. Amen. Akala mo, ang laki na ng sakripisyo ko. Aleluya. Ang Panginoon na nagsakripisyo. Amen. Yung mga ginagawa mo, gaya na sinabi natin kanina, ginagawa mo yan na may kagalakan kasi bunga na yan. Amen. That's right. Amen. E di ba? Pag nagtanim ka, sabi nga, nung nagtanim ka ng ganon, sabi niya, namunga yan. Pero hindi ikaw ba naglagay ng bunga. That's right. Kasi, lumabas na yon dahil doon sa itinanim mo. Yes, hallelujah! Amen. Diba? Hindi mo pinaghirapan na maglagay ng bunga dyan o magpalabas ng bunga. Magbunga ka na! Hindi! Kasi, kung saan lumabas yung bunga. Yes. Amen! Yung mga dumarating sa buhay ninyo, yung mga na, ginagawa nyo paglilingkod sa Panginoon, kung saan lumabas yan, kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon. Right. Amen! Dahil sa biyaya niya. Dahil sa pagmamahal niya. Sabi nga sa doon sa komisyon, di ba? Ito, mabigat na sinabi ni Brother Branham dito. Hindi ba? Naghihintay tayo lahat sa rapture. Amen. At naniniwala tayo dun sa rapture. Amen. Hallelujah. Tapos pag nagkasakit ka, ayaw mong maliwala. No, kaya ko pagalingin ng Panginoon. Amen. Instead na magdadasal ka muna, mas inuuna mo pa yung doktor, yung mga gamot. Bakit hindi ka muna manalangin, unahin mo muna ng Panginoon? Right. Di ba? Naghihintay ka sa rapture, pero hindi mo kaya sampalatayanan na kaya ka pagalingin ng Panginoon. Hindi ba? Well, hindi tayo excuse sa mga ganon. Minsan, di ba? Hallelujah. Tapos naghihintay ka ng rapture. Oh my. Amen. Okay. Eh, mas misteryoso yun. Kesa dun sa pagpapagaling ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Tingnan nyo, sinabi ni Brother Branham doon sa Moses Commission. Kung pwede mo may post, Brad. Pero bibilisan ko yung pag-ano. Now, as far as it came to healing, as far as it came to healing, it's your faith. Yeah. Ang iyong pananampalataya. It's your faith in God. Your pastor can anoint you with oil at your church. You have faith in God. It will bring the same result. That's right, sabi niya. God's the healer. Siya lamang ang nakapagpagaling. Yes. No man's healer. Hindi ka kaya pagalingin ng tao. That's right. Amen. Walang tao pwede magpagaling sa'yo. God's the healer. These gifts are only to show what God's attitude towards people. See? Ito lamang. Parang i-catch lamang ang iyong attention. Hallelujah. To get you people to believe in God. Yung mga kagalingan na yan. Hallelujah. Para makatch yung attention nyo. Para maniwala kayo sa Panginoon. Diba? Yung mga karamdaman. Oh, tapos sabi niya. Cause. Sabi niya. If you have not, sabi niya. Cause. Ayan, sa inyo. Because if you haven't got faith enough to believe for your sick body, ano yung kasunod? Oh! Nabasa ninyo! Hindi sa sarili ko salita yun. Sinabi ng propeta sa atin nun. Sinabi ng mensahe sa atin yun. Kung yung mga may sakit na katawan, yung body ninyo, kung kayo na may karamdaman, sabi niya, ay hindi nyo kayong paniwalaan, nagagaling kayo. Oh, paano pa magkakaroon ng pananampalataya para pumunta sa rapture? Right. Napakasimple lang, paniwalaan mo, nagagaling ka. At hindi mo kaya. Tapos, naghihintay ka ng rapture, may mali. Kung naghihintay ka ng rapture, at meron kang faith para dun sa rapture, meron kang rapturing faith. Amen. Hallelujah. Yung mga karamdaman, napakasimple lang yan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Basta tandaan nyo, ang Panginoon, sufficient ang kanyang biyaya. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So, many times, we fail God. We promise something that we are not doing what we say. So, maraming beses yan. Huh? Maraming beses na nape-fail natin ang Panginoon. Maraming beses na puro tayo salita, pero kulang tayo sa gawa. Maraming beses na nangangako tayo sa Panginoon, pero hindi naman natin nagagawa. Pero ang Panginoon, di minsan, hindi kanya pinail. That's right. God never failed us. Amen. Sabi niya, we keep on saying to do something, but fail to do it. When God says something, He will do it. Amen. Marahil, 10 beses ka nagsalita, pwedeng isa lang ang magawa mo doon.
Pero ang Panginoon, kapag nagsalita siya ng 10 beses, 10 beses. Amen. Kung ano yung sinabi niya, word by word, kung ano yung sinabi niya sa isang sentence, isang word, gagawin niya yun. Amen. That's right. That's right. Walang magpipil doon. Amen. Ang tao, puro siya pil sa pangako niya. Yes, feel it through. Amen. Bukas magbabago na ako, bukas magbabago, bukas gagawin ko to. Bukas magiging maalab ako, bukas ganito. Nakita niyo? Natural. Natural thinking ng tao. Hallelujah. Lord, pinagaling mo ako bukas. Maglilingkod ako ng tapat sa'yo. Tapos kinabukasan, parang wala kang sinabi. Nagbago. Bigla kang magbago. Hallelujah. Amen. Hindi ba? Bukas, hindi na ako magpapail sa kakatay, Lord. Ibibigay ko sa'yo ang buhay. Ang buhay ko. The next Friday, wala ka. Di ba? We always keep failing. God. That's right. But God never failed us. Amen. Hallelujah. Ganun ang Panginoon. Sabi niya dito sa As I Was With Moses. Hallelujah. Pakinggan ninyo. But then another great commission Joshua had. Sabi niya, was to divide the land with people. Now remember, this book of the law shall not depart out of thy mouth. They had God's word as I was with Moses. Move right on out. Sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. I'll not fail you. Amen. Amen. Sabi niya, di ba? I'll not fail you. You may fail me. Pwede mo akong mabigo, pero hindi kita bibiguin. Amen. Nakita niyo yung salita ng Panginoon? Nakita niyo yung pangako niya? Bibiguin mo siya, pero hindi ka niya bibiguin. But I won't fail you. But if you failed me, sabi niya, kung magbigo mo man ako, my grace is sufficient. Diba? Alam mo ang natin mo, Panginoon. Hallelujah. Imagine mo, magbigo mo man siya. Pero sabi niya, my grace is sufficient. Hallelujah. Amen. Bakit? Kasi alam niya yung kainaan mo. Amen. Alam niya na every time pwede kang mabigo. Every time pwede mo siyang mapail. Pero, anong kagandahan nun? Sabi niya, siya pa rin ang gumawa ng Panginoon. My grace is sufficient. Hallelujah. In times of your weakness, I am the one strong. Amen. Ako pa rin. Hallelujah. Praise the Lord. I'll bear you right back up. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Naalala niyo yung footprints in the sand? Amen. Maso lang, di ba? Yes. Hallelujah, hanggang kaya mo. Kaya ang kanya pag hindi mo na kaya. Binuwan niya. Yes. At akala niya siya na lang mag-isa ang naglalakad. And then nung ma-realize niya, hindi niya pala pa ayon. Kundi pa ng Panginoon at kayo-kayo na siya kasi hindi niya na kaya. Sabi niya, ako na, I will bear you up. Hallelujah, ako na kakarga sa'yo. Kasi hindi mo na kaya yan. Hallelujah. My grace is sufficient. Hallelujah, sa kainahan mo. Hallelujah. I'll take care of you. Amen. Amen. Yung nasa ilo mo, hindi mo kayang alagaan minsan eh. That's true. Amen. Totoo ba yun? That's right. Di ba? Hindi mo nga alam kung paano mo pakakainin ng pamilya mo eh. Kung hindi ka lang binigyan ng Panginoon ng trabaho. Tapos, anong pagmamalaki mo? Pwede mo bang pagmalaki ang trabaho mo sa Panginoon? No. Pwede mo bang pagmalaki ang kayamanan mo sa Panginoon? No. Pwede mo bang pagmalaki kung anong meron mo sa Panginoon? Hindi. Wala. Kasi yung sarili lang natin. Bukas nga, hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa'yo. Bukas, hindi mo alam. Hindi natin hawak ang panahon. Hallelujah. Kahit anong oras, pwede meron. Pero sabi niya, I'll take care of you. Don't worry. Huwag kang mag-alala. Amen. Akong bahala sa'yo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Yan ang Panginoon. Ganyan kabuti ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya, huwag niyo tutulugan ang Panginoon. No. Hallelujah. Hindi, wala naman ako ito kung sabi may natutulog. Wala naman natutulog. Amen. Kasi alam natin na ang Panginoon. Time. Sabi niya sa ako of the Holy Spirit. Ulituloy tayo. Hindi natin hawak ang oras. Times may be hard. Right? Times may be hard. Di ba? Sino nakakaranas ng ganyan? Amen! Minsan yung mga panahon, napakahirap. Minsan parang lubog na lubog at hindi ka makapagpuri dahil sa problema dumating sa buhay mo. Hallelujah! Minsan,
Kahit sa tumatawa ka, kahit na-express mo na wala kang problema, nakikita pa rin sa pagmumukha mo ang problema. Nakikita pa rin sa expression mo yung mga problema. Sabi niya, times may be hard. Hallelujah. God has not promised a flower bed of ease, but He promised grace sufficient for every trial that can hit you. Every trial that can hit you. Amen. Diba? Pagbigay kayo ng kahit anong trial na dinanas nyo sa inyong buhay. Amen. Lahat yun nalusutan nyo, diba? Lahat yun nagkaroon ng solusyon. Minsan nga hindi mo alam bakit nagkaroon ng solusyon. Kung babalikan ba, ano nga ba nagkaroon ng solusyon nyo? Napakabigat na problema, pero biglang nasolusyonan. Hallelujah. Bakit? Kasi sinabi nyo, diba? Promise, grace, sufficient for every trial. Every trial. Hindi yung part of your trial, hindi niya sinabi. Kundi sinabi niya, every trial. Amen. Kung ano man ang ma-encounter mo. Di ba? Kahit na ano man dumanas sa buhay mo. Amen. See, even the times may be hard or become more harder than you think. Kahit mas mabigat pa to doon sa pwede mong isipin. Hallelujah. Kahit na ilagay siguro yung buong barko sa uluan mo. Hallelujah. Mabigat na yan, di ba? Amen. Hallelujah. So, whatever He has promised, sufficient grace, that is guaranteed because we are serving the true living God that He promised He will do it. Guaranteed, mga kapatid. Hallelujah. Guaranteed yung pangako ng Panginoon. Amen. Ganun siya kabuti. Hallelujah. Maaaring yung pag-iisip mo, hindi mo man maipoko sa Panginoon. Pero guaranteed. Binigyan ka ng garantisado. Yes, sabi niya, garantisado para kanino? Para sa'yo. Amen. Hallelujah. Tinanggal niya ba ang grace niya sa'yo nung nagkaroon ka ng doubt? O minsan nag-aalinlangan ka sa salita niya? O minsan nag-aalinlangan ka sa kagalingan na ibinibigay niya? Hallelujah. Binawi ba ng Panginoon? No. Hindi. Hallelujah. Bakit sabi niya kasi kapag sinabi niya, guaranteed yan. That's right. Kung sa'yo yan, sa'yo yan. Amen. Hallelujah. Walang makakaago sa'yo. Yes. Kahit ang kakaaway. Right. Hindi niya pwedeng agawin sa'yo. That's right. Sabi niya, yes, indeed. Grace is sufficient. Not is on the flower. Inulit niya lang yung Beto Broy. He promised God to overcome. Anong promise niya? Overcome. To overcome. Amen. Ano? Yes. In every temptation, when a cross get heavy. Kung ang pasan-pasan mong cross naging mabigat. Sabi niya, Christ promised be to be with you. Yes, sir. Ang Panginoon nagsasabi. Sinabi niya sa propeta. Right. Pinangaral ng propeta na kung maging mabigat man ang cross na pasan-pasan mo. Hallelujah. Sabi niya, lahat ng temptation. Nakita mo kanina, sinabi niya sa atin, yung trials, di ba? Trials. Ngayon, temptation. Hallelujah. Kahit anuman temptation yan. Di ba? Temptation in the flesh. Temptation sa eyes. Temptation yan sa spiritual. Hallelujah. Ano sabi niya? He promised to overcome. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, nagtataka ka. Amen. Pwede mong itanong sa sarili mo. Bakit minsan naguguluhan ka? O minsan, sumisimamot ka o nalulungkot ka. Bakit? Hallelujah. Tandaan mo lang yun. Lahat na dinaranas mo, meron siyang pangako. That's right. Amen. Hallelujah. Gawin mo. Hallelujah. Pwede malungkot ka, pero kailangan mong umiti. Amen. Hindi ba? That's true. Hindi naman parang busak lang tayo yung mukha na nakamangiti. No? Simamot ngiti ang nag-alo. No? Hindi ganun eh. No? Hallelujah. Kundi, tinitingnan mo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Natural way, pwedeng maging mabigat. Hallelujah. Amen. Pero kung titignan mo, hallelujah, kung positive ka lagi sa ginagawa ng Panginoon sa iyo, oh, walang pwedeng umad lang sa iyo. That's right. Para mahalin ang Panginoon. Amen. Amen. In your temptation, there's a grace to overcome it. So, how heavy is your battle right now? Sino may battle ngayon? Amen. Physical, spiritual. Sino? Amen. Hallelujah. Lahat tayo may battle. Physical, spiritual. At minsan, mas mabigat pa yung spiritual battle. That's right. Hallelujah. How heavy is your cross right now? Amen. Sino nagbubuhat ng mabigat na cross ngayon? Amen. Sino? Hallelujah. Lahat tayo. Nagbubuhat tayo ng cross. Yes. Amen. When a cross gets heavy,
Sabi niya, Christ promised to be with you. So don't be afraid. Just like what he said in his word. Yes, hallelujah. Ano sabi niya sa kanyang salita? Deuteronomy 31:8. Sabihin natin. Ano sabi niya? Basahin natin, sabay-sabay. And the Lord? He is he that doeth God before thee. He will be with thee. He will not fail thee. Oh my! Hindi mo lang siya kasama, hindi lang siya sa inyo, hindi lang siya nasa inyo, pero hindi ka pa niya bibiguin. Amen! Neither, ano sabi niya? Hindi pa babayaan man. Amen! Hindi ka na niya bibiguin, hindi ka pa niya pababayaan. Amen! Ang daming package nun. Hallelujah, kumbaga sa promo, buy, hindi ka nga nag-buy eh, get two! Get three! Free na agad! Hallelujah! Hindi ka bumibili! Di ba yung mga promo ngayon, buy one, get one. Buy one, get two. Yun, puro get! Ito, puro get! Wala kang bibili! Wala kang ilalabas! Kundi, puro kabig! Ibig sabihin, puro ka panalo! Amen! Kaya kanina dito, hindi ka nawawalan! Kundi, nagkakaroon ka! Nalo, ayaw ka ba? Amen! Sabi niya, di ba, he will be with thee! Sasayo na siya, he will not fail thee, amen. Hindi ka niya bibiguin, forsake thee, hindi ka niya bababayaan, kaya bakit ka matatakot? Yes. Or fear not, neither be dismayed. Ang dami mga malungkot. Oh, hallelujah! Kasi puro get, hallelujah! Puro ka panalo! Di ba? Sino bang hindi? Pag sinabi pa lang na, Brad, may 50% off doon, panalo na yung Brad. Amen! Buy one, take one, Brad! Dati tayo! Panalo na yun, Brad! Pero ito, get three na agad! Amen! Hindi ka ba bumibili! Wala kang binili, wala kang ginawa kung nakakuha ka agad! Hindi ba? Panalo ka sa Panginoon! Amen! Praise the Lord! Di ba? Yes! Hallelujah! Ganun ka ka-bless! Amen! So, bakit ka nalulumbay? Bakit ka nakasimangot? Amen! So, some glorious day, eh, sinabi niyo lang sa message niyo. So, sa time-tested memorial. Amen. Blessed Father. Ito, nananalangin siya dito. Sabi niya dito, tignan niyo. So, message niya na to, nananalangin siya. Blessed Father, we thank thee, sabi niya, most holy God, for every deep of our heart for time-testing. Hindi ba? Sa message na to, yung time-testing na to, doon mo masusubukan kung gaano kakatapat sa Panginoon. Hindi ba? Hindi tumanggap ka ngayon. Yun na yun, di ba? Meron yan time testing. Hallelujah. Kumbaga sa relo, para masubukan mo kung gaano katiba yung relo, haabutin niya ng time, taon. Hallelujah. Minsan nga, binababad pa nila yan ng mirrors o kaya ano, para makita nila kung gaano yung katibay. Hallelujah. Every trials, we do not feel bad about them. Sabi niya, Lord, but we grateful that your grace was sufficient to help us through these great times of trials. Hindi ba? Ang sabi niya, sinasabi niya na kapag hindi ka dapat malungkot o maging feel bad doon sa mga dinaraanan mong problema. Pero dapat nakikita mo, sabi niya, nakikita natin na sufficient ang kanyang biyaya para tulungan tayo through these great trials. And the men tonight, how it thrilled the audience when he mentioned amazing grace. So, skip. Dito tayo sa baba niya lang yan. The one who examined himself now and know, see, sabi niya, tignan niyo at examine natin yung ating sarili, know that he stood faithful by the grace of God. It was to bring shame to those who has failed and ups and downs and care not and lose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle. Nakita nyo? Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, may mga battle ka na sinusubo. Hallelujah! Hindi ko umaatras doon sa mga battle mo. Amen! Hindi ba kung umaatras ka doon sa mga battle na pinagdaraanan mo, paano mo masasabi na isa kang tunay na Kristiyano? Hallelujah! Kung hindi ka lumulus, kung hindi ka umaabante at umaatras ka, hallelujah! At wala kang pakialam sa mga ganun. Paano mo mapapakita yung mga battle scar mo sa digmaan?
pag pumasok ka sa digmaan, hindi mo pwedeng i-expect na walang mangyayari sa iyo. Amen. O hindi ka magkakaroon ng sugat. O hindi ka pwedeng mamatay. Pwede ka mamatay. Amen. Pero, hindi ba? Nakahanda ka sa ganun. Amen. At ibinigay mo ang sarili mo sa ganun. Amen. So, para sa Christian yan. Hallelujah. Kapag ibinigay mo ang puso mo sa Panginoon. Hallelujah. Yung paglilingkod mo. Hallelujah. Meron ka mga battle scar. Amen. Thank you, Lord. Gaya na sinabi natin kanina, di ba? Maaaring lahat ng panag ay nakatutok sa iyo at isa-isang tinitira ng kaaway. Hallelujah. Amen. Pero lahat yun, sabi niya, di ba? Ay yung, ano? Anong promise niya kanina? You will overcome. Yes. Hallelujah. Yun ang pangako niya. Overcome. Every ano? Trials? Yes. Temptation? Amen. Amen. Diba? Sa lahat ng circumstances. That's right. Amen. So, doon tayo sa Hebrews. Hebrews chapter 3. Sabi niya sa message. He was in jail, sabi niya, and he asked the Lord to heal him of it, and he consulted him 3 times. But what did the Lord say? My grace is sufficient, Paul. Sabi niya. Paul said, then I will glory in infirmities. Because he said, except I would be exalted about the abundance of the revelation, there was given to me a messenger of the devil, a thorn in the flesh that buffeted me. Sabi niya. It get better for a while, then away it do again. Buffet means blow after blow. Sabi niya. Like a ship on the sea, you know the way, buffet it. Blows after blow, and he get better, and then have it again, and then get better, and have it again. He said, Lord, what's the matter? You don't take this away from me. He said, my grace is sufficient, Paul. Just keep on it. Now, sabi niya, he said, now, tignan niyo, if it I was just perfect and everything's perfect, said, then when I went along, I get popped up and say, you see, there's nothing wrong with me. The Lord take care of me, brother, hallelujah, then you're getting self-righteousness. That's right. Hallelujah, see? God has to give you little something once in a while to kingdom make you up a little. You know that's right? Kingdom make you realize that he's the boss. Oh, it's wonderful. Just a glorious. Sabi niya, see? Ano ang purpose ng Panginoon? Hallelujah. Kung bakit mo nararanasan yung mga blow after blow sa buhay mo. Yung mga yon. Hallelujah. Yung mga trials, yung mga yon. Yung mga nararamdaman mo, yung mga problema mo. Right. Hallelujah. Para yun dun sa benefits mo. Yes. Hallelujah. Para hindi ka maging self-righteousness. Kasi kung puro blessing lang ang na-receive mo. Hallelujah. Puro pagpapalala at parang naging stable lang lahat sa'yo. Hallelujah. Tingin mo, makakapagpuri lang sa Panginoon? Hallelujah. Na puro blessing, magiging kang relax, magiging kang ma-pride. Hallelujah. Right. Amen. Kaya mo nararanasan yung mga bagay na yon kasi para maging kang meek, tumigil nyo and humble na makita mo, ma-realize mo na ang Panginoon yung boss. Yes. Nakita nyo? Nakita nyo? Diba? So, mga ano sinabi natin kanina sa mga ibang churches. Hallelujah. Na dahil sa puro blessing ang kanilang nararanasan, puro, na yun naging batayan nila. Hallelujah. Na kapag nalulugod ang Panginoon sa'yo, makaka-receive ka ng mga blessing materially. Hallelujah. Na ang naging base nila, yung mga nare-receive na nilang blessing. Hallelujah. Imagine mo yun. At nagiging ma-pride na sila. Hallelujah. At hindi nila nakikita yun. Yun ang mas nakakalungkot, na hindi nila nakikita yun. Kaya kapag naranasan nila na nagkakaroon ng kahirapan sa mga iba na sinasabi nila, pinaparusahan siya ng Panginoon. Mm-hmm. Hallelujah. Pero hindi nila alam, kaya pala nangyayari yun dun sa isang kapatid, that is also a blessing. Amen. Amen. Blessing pa na yun. Yung pala, marahil, yung pa yung tunay na blessing. Amen.
Kundi, yung paghihirap, yung mga nararanasan mo para ikaw ay maging mature, yung pala yung totoong blessing. Yes. Sabi niya, bakit? Kasi ginagawa kang mature ng Panginoon. Inaangat ka niya. Yung kahinaan mo na yun, yung mga nararanasan mo na yun, papalakasin ka. Hallelujah. Yun ang magpapalakas sa'yo. Stepping stone mo yun para makarating doon. Amen. At para makita mo, siya. He is the boss. Hallelujah. That's right. Siya lamang. Diba? Hallelujah. Thinking on our ways. You know, David, I told you at the time of the writing of this psalm that he been in trouble. Tingnan nyo, si David, nasa trouble siya nung sinusunan niya yung psalms. Hindi ba? Alam natin yung pinag-aralan natin yan. David was just a man like you. Like us. Amen. That he has is up and down. Meron din po siyang kainaan kamukha nyo. Meron kayong ups and downs. Ako, meron akong ups and downs. Hallelujah. And his difference, and he'd been very much in trouble. Sabi niya, tapos sabi niya, God has not promised to go through life, any believer to go through without trouble. Amen. The more trouble that you have, di ba, minsan parang awkward, you know? Hindi parang ano eh. The more trouble that you have, minsan, yung pa yung masasabi natin na kumikilos yung Panginoon sa'yo. Right. Amen. Dahil sa dami ng naranasan mo, dami ng paghihirap mo, yung pala, di ba? Panginoon, kilos ng kilos sa'yo, parang yung gold, di ba? Dikdik ng dikdik. Tingin mo, pag dinikdik mo yung isang gold, gold na siya agad? Hindi, maraming beses. Di ba, lagi sinasabi ni, lagi nga yung example ni Brother Hermie noon, di ba? Para mapalabas mo, yung fine gold, kailangan mo siyang sunugin, dikdikin, hanggang lumabas. Ganun tayo. Amen. Thank you, Lord. Sabi niya, so, that's what thrills my heart. Di ba? That's what thrills my heart. Is to know that His grace is sufficient. All of our debts. Sinabi niya, all. Hindi niya sinabi partial. All of our debts and trouble and frustration, yet, God has promised to see us through that just as much as we could ask Him, knowing that He knows the road. Amen. Siya nakakaalam ng daan. Amen. So, yun yung pinangahawakan natin. Yun yung minsan naiiyak tayo. Pag nalalaman natin ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Amen. Sa mga kahinaan natin. Right. Hallelujah. Okay? Bakit? Dahil doon sa ibinigay ng Panginoon sa puso natin. So, yung iba tatapo, konti na lang to. Amen. Amen. Okay. Sabi niya, dito, so, let me persuade you with all my heart. Amen. Sabi niya, brother and sister. So, nangungusap siya sa mga kapatiran. Hallelujah. So, ito yung mga mananampalataya. My sister as your brother, as your servant in Christ. Sabi niya, let me persuade you with all my heart. Don't you let this go over your heart head. Amen. Or go by you, or under you. Receive it into your heart, and you will be a happy person on earth. Amen. Huwag mong ilalagay yun sa ulo mo. Hallelujah. Kundi dalhin mo yun sa iyong puso. Kung ikaw ay magiging masayang tao sa mundo. Sabi niya, I'm not promising you. Sabi niya, you'll get $1,000,000. Amen. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi to literal. That's right. Amen. That's right. Hindi to literal na biyaya. No, Sir Brother Leo, I think there's been too much of that promise now. Diba? Million of dollar and things that. Diba? Higit pa doon. Amen. Kung titignan mo, higit pa doon. Different one said, if you'll be a Christian, you get $1,000,000. Oh, my. Wow. Ibang mga ako yung mga ano eh, no? Pag naging kang Christian, makakakuha ka ng $1,000,000. Wow. Hallelujah. And you'll be a rich man. I'm not promising you nothing. I'm promising you this. Diba? Sabi niya, the only thing I can promise you is salvation. Amen. Amen.
dolyar. Nandyan, nasa harapan mo. Ang sabi ng mensahe sa atin, one soul is ano? 10,000 worth! Mabibili ba? Eh, pumunod na lang ito. Mabibili ba ng 1,000,000 dollar ang mundong ito? Amen. Baka nga isang kalahating lote lang, isang hektarya lang yata ng lote yun sa Amerika. Yes. Hallelujah. But here, sabi niya, ang ipinrabis niya yung salvation. Oh, hallelujah. At ano? His grace is sufficient. Hallelujah. For every trial. Hallelujah. Amen. For Amen. Every trials. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Higit pa doon sa 1,000,000 yun. Oh, di ba? Napag-aasal nga natin dati. Yung kalusugan mo, equivalent yan, Brad, mga 5,000,000 o 10,000,000. Yung kalusugan mo, ha? Ang equivalent yan, 10 billion pesos sa atin. O higit pa. Hallelujah. Baka nga isang araw lang sa hospital, 1 million na eh. Amen. Pag may sakit ka. Hindi ba? Yun ang yung value. But this, salvation. Hindi lang healing. Yeah, that's right. Amen. Hallelujah. So, isang quote na lang, mag-aana na tayo. Hallelujah. Tingin ko, puno na kayo eh. Go ahead. Hindi na ba ako nagsisigaw dito? More. Amen. Kaninang umaga, punong-puno na kayo. So, merienda na lang to. Amen. So, pati merienda, puno, no? Amen. So, sabi niya dun sa ano, ito lang, isa lang, message of grace. Tawan natin, dito na tayo magsimula. When Abraham said, "It's my sister." So, sige. Upisahan ko dito. Pati lang naman to. Abraham was supposed to stay in that land. Sabi niya, but we went down into Chaldeans, or not Chaldeans, but Palestine. Went down there to sojourn to get out of the famine. Thing was a little hard up in his town, sabi niya, our country. So we went down there to journey down there with them. Done exactly what God told him not to do. Nakita mo? Kung ano yung sinasabi sa kanya ng Panginoon, hindi niya ginawa. Hallelujah. But yet, grace of God appeared to him and keep Pharaoh from taking, or the king from taking his wife. Sabi niya, grace of God. Amen. Amen. When Abraham said, it's my sister, lie about it. Nakita ninyo? Nagsinungaling na siya. Amen. But yet, the grace of God helped him. Yes. Amen. Because he repented. Hallelujah. Nakita nyo? Because he repented. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. He was willing to repent. Amen. And anybody... Sabi niya, that's willing to repent, the grace of God still goes for Amen. You. Amen. The grace of Amen. God is searching to you. Amen. So, that goes for you, backslider, this morning. The grace of God is still looking for you. You'll just repent. That grace is sufficient. Kita niyo? Hallelujah! Amen! Kahit makasalanan ka pa. Hallelujah! Yung una natin pinanggit kanina, yung sinabi natin, di ba nagtataka siya, ba't yung mga wise men ay ginagawa nila? Pero kayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Na kung willing ka lang mag-repent. Hallelujah. Na kung willing ka lang tumanggap sa Panginoon. Sabi niya, the grace of God still goes for you. Yes. Amen. Amen. Ganon, kabiyaya. Amen. Ang Panginoon. That's right. Di ba? And mababalitaan mo, nag-suicide. Pagkamatay. Hallelujah. Hallelujah. Dahil hindi nila alam ang biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi pa kayo nagpapasalamat at bakit? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil sa kanyang biyaya. Hallelujah. Mayroon po tayo. Amen. Thank you, Lord. Sufficient grace for you. Hallelujah. Yun ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Na ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Ano ba ang sabihin ng biyaya? Hindi yun yung tinanggawa ninyo. Hallelujah. Hindi yun yung ginawa ninyo. Kundi yun ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Awitin naman na natin yung amazing grace. Hallelujah. Aso kayo mananalangin sa Panginoon. Thank you, Lord.
Abuso, Panginoon, ang biyaya na ibigay mo sa amin. Bagkos, Panginoon, ito ay mamunga
Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Maging fruitful po kami, Panginoon, sa mga, Lord God, lalo na sa mga nakakasama namin at mga nakakalubilo namin sa mga, sa Lord, sa mga kapatiran, Panginoon. Lord God, dalangin namin na, Lord God, maging maumapaw pa, Panginoon, ang aming pagmamahal, Panginoon. Lord God, na makita, ipakita namin, Panginoon, kung gaano namin kamahal ang bawat isa gaya ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa tuwi na sa aming mga gawain, Panginoon, na ikaw lagi ang maghari, Panginoon, at lagi maging maala, Panginoon, ang aming pananambahan, Panginoon, nakalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, salamat po ng lubos, Panginoon. Lord, ang pinamuli ka namin, Panginoon, pinasasalamatan. Lord God, sa Lord, kadagalahan mo sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming, Lord, ang pasasalamat sa iyo. Lord, sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Tapunan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Wala po bang mga katanungan sa atin? Amen. Pwede po tayo makaupo sandali kung wala po mga katanungan. I-dismiss po natin. Question na sa ah, tinanong yun. May mga katanungan po ba kayo regarding doon sa ating topic? Amen. Samantalayin nyo na po. Alam nyo naman po magbabakasyon ng ating kapatid. Tayo magbabakasyon, magtatrabaho, taalis siya. Bahala kayo. Kung mga katanungan kayo na hindi pa nasasagot. Hallelujah. Pwede nyo na pong itanong. Sabi nga, magkakataon nyo na to. Hallelujah. Amen. Wala po ba kayong katanungan sa topic natin na sufficient grace for you? Ang biyaya ng Panginoon kay sapat. Sa bawat isa. Amen. At kung wala po tayong katanungan, announcement? Wala na po. Si Brother Daddy, bibigay ko sa kanya yung talk ito para sa announcement. Hello, i-announce ko lang po yung mga napag-usapan namin kanina. Mga kanya po para sa inyong holiday. Nagkakaroon po tayo ng apat na services. Yung pong apat na services